Marami ngayon ang nagulat dahil sa ibinahaging post ngayon ng isang netizen na taga Banban, Tarlac, kung saan isiniwalat nito ang totoong pagkatao ng mayor ng Banban, Tarlac na si Mayor Alice Guo. Ayon sa post na nagngangalang Pyra Locas, "May long post address to Mayura Alice Guo. Isa ako sa masaya nung nanalo ka as mayor. Dahil babae ako, alam ko mas mahusay mamuno ang kababaihan. Pero sa likod ng pagkapanalo mo ay di may kakaila na may pugo kang itinayo sa likod mismo ng munisipyo. Walang nagre-reklamo sa pamamahala mo sa Banban, pero sa likod ng magandang ginagawa mo ay may krimen na nangyari mismo sa bakuran mo. Alam natin mga Pilipino kung anong hiwagang bumabalot sa pugo. Ito ay malaking sindikato at malaking kita dahil mga nabibiktima mo. Isa ko sa nagbabantay sa mga kaganapan sa Banban, pati ang mga involvement mo sa lupa na may lupa na pilit niyong pinapalayas ang mga tunay na may-ari, kasabwat ang leader ng katutubo na sina Oscar Rivera at Oscar Dizon. Bilang isang mayor, alam mong hindi ka pwedeng makialam sa lupang nasa loob ng CADT 025, lalo na may tunay na may-ari, katutubo man o kapwa ko Pilipino. Ito ay illegal dahil may kapitan na nagtatanggol sa kanyang nasasakupan niya. Anong ginagawa nyo? Nagkutsabahan kayo ng mga tutamong leader na katutubo na nag-file sila ng reklamo sa sungunian mo. Sa madaling salita, hindi dumaan sa tamang proseso dahil lang sa pagkasalungat ng isang kapitan sa kagustuhan nyo na pangaagaw sa lupa na may lupa. Ito ang inyong sinuspindi ng 180 days, hindi makatao. Hindi dumaan ang tamang proseso at mga kampon mo sa SB ginagawa nila ang pinag-utos mo kahit hindi binigyan ng due process. Nakabantay ang UPAC sa mga nangyaring hindi maganda sa nasasakupan mo. Mayura sa lahat ng ayaw ko ay gawa ng lupa ang mga mahirap na kapwa ko Pilipino. Babalik sa iyo ang mga ginagawa nyo. Bilog ang mundo. Ngayon hinihintay ng sambayan ng Pilipino ang suspension mo. Managot dapat lahat ng lumalabag sa batas. This serve as warning to all elected public officials. Land grabbing is a crime. Issue Orchids Farm." Ipinakita din ni Pyra Locas ang mga larawan na ito kung saan actual video ng pag-agaw o pag-demolish ni Mayor Guo ng mga lupa ng mga katutubo. Ito ang mga patunay na totoo ang kanyang mga sinasabi. May mga dokumento pang nakalakip na kung saan nagpapatunay na utos mismo ng mayor ng Banban, Tarlac na si Mayor Alice Guo ang pag-aangkin ng mga lupa ng mga katutubo. Tama 'yun, no? Nakita ko rin yung age gap nila. At sa akin pag-analisa, dahil nga itong birth certificate ay irregular o defective, hindi natin alam kung totoo rin yung birthday ni Alice Guo na naka-declare sa kanyang birth certificate. Naka-declare sa kanyang birth certificate 1986. Pero hindi naman natin alam kung totoong 1986 yun dahil wala namang supporting documents na nakakabit doon sa kanyang birth certificate. Lahat yun ay base sa salaysay ng kanyang ama. Kaya hindi natin alam kung yung impormasyon sa loob ay totoo o hindi. Pero sa aming pag-analisa, nakita namin na nagsinungaling talaga yung kanyang ama dahil nakasulat doon, name of father, ang sinulat niya, Angelito Guo, pero ang pangalan niya is Guo Jiangjong. Nakasulat doon, nationality, sinulat niya, Filipino, pero sa kanyang passport, Chinese national siya. Sinulat niya doon, tinanong kung kasal sila, sinulat niya, kasal sila. So maraming impormasyon doon ay base sa kanyang salaysay na mali naman o kasinungalingan ang kanyang ginawa. Kaya even yung birthday niya, yung birthday ni Alice Guo, hindi natin alam kung totoo yun o hindi. Pangalawa, importante at dapat mag DNA test silang dalawa para malaman natin totoo kung sila ay related o hindi. Dahil base sa mga nakakausap po dito sa Valenzuela, dahil nagrenta sila ng warehouse dito sa Valenzuela, may mga nagtrabaho sa kanila, yung iba doon ay nakausap ko, iba nagkwento, at lumalabas ipinakilala na nanay niya. Ang kanyang English name o Filipino name nga is Winnie. Kaya hindi rin malayo to sa Wenyi. Yan namang ginagawa normally ng mga Chinese, di ba? Pag may Chinese name ka, tinatranslate to English. Kung may English name ka, tinatranslate sa Chinese. Kaya may mga ganitong circumstantial
circumstantial stories na dapat ma-validate through a DNA test. Okay. Senator, paano natin mapapagtanggig at naglahat para yung misteryo ay mabuo o malutas po natin? I understand, pinatatawag po ninyo yung tatay ni Mayor Guo sa mga susunod pong pagdinig ng Senado. Pati ba si Wenyi Lin? Oo. Patatawag nyo rin, Senador? Sorry, medyo putol-putol eh. Hindi ko maintindihan. Okay. Pati ba si Wenyi Lin, patatawag din nyo, Senador? Kasi alam ko, pinatawag nyo na yung ama, no, ni Mayor Alice Guo. Pati ba si Wenyi, patatawag nyo rin? Sorry, Weng, hindi ko... Oo. Siguro i-reestablish natin. Hindi ko maintindihan yung tanong. Hindi naririnig ni Senador yung ating audio. Or establish siguro natin yung linya natin kay Senator. Naririnig ko kayo, kaso lang putol-putol. Ah, okay. Opa, sige po. Ito, Senador. Patatawag ba si Wenyi Lin? Wala pa rin. Okay, sige. Retire. Pwede naman telepono siguro. Huwag na tayong mag-video. Taxi sa Double B. All right. Malalim yung mistero nitong si Mayor. Totoo 'yun. Ako medyo may paggiling ako doon sa pananaw ni Senator Win. Baka kasi yung information na nilagay doon sa birth certificate, yes, hindi rin tama. At ang yung kung sino ba yung naglagay noon? 'Yun, oo. Ungatin natin, balikan natin pati yung kanilang local registrar doon. Sino yung humarap sa kanila para magbigay ng impormasyon doon sa pamilya Go? Yeah. Or nasa linya na natin, Senator Sherwin Gatchalan. Senator, may tanong si Weng, Senador eh. Yung bang Wenyi Lin, patatawag din natin kasabay ng pagpapatawag natin doon sa tatay ni Mayor Alice. Pag-uusapan namin sa committee 'yon kung ipapatawag siya dahil kung matatandaan natin ang original resolution ay doon sa Pogo. Opo. Dahil nga in-expand namin tong investigation, lumabas na itong mga ibang issue. Pero pag-uusapan namin na kung siya ipapatawag. Pero kahit na hindi patawag, dahil itong mga ganitong kwento ay mabigat, ang aking panawagan kay Alice at kay Miss Wenyi, magpa-DNA test sila. Dahil yan talaga ang magpapatunay na sila ay hindi related. Tinignan ko rin kasi yung flight records. Yung kanyang tatay na si Jiang Zhongguo at si Wenyi lumipad ng 140 times in a span of 7 to 8 years. Mm-hmm. So madalas silang bumabiyahe. At doon sa mga corporate papers, meron silang 14 na corporation. 7 doon, nandoon si Wenyi bilang incorporator. Mm-hmm. Sa mga family business, normal yan eh. Diba? Yung kapatid mo, yung tatay mo, nanay mo. Incorporator kayo, kayo, no? Keep it within the family, no? Senator, yung pagpapa-DNA test sa Valenzuela, normal yan. Dito sa Valenzuela, halos lahat ng family business, ganyan ang kanilang setup dahil nga family business. Family business. Yung pagpapa-DNA test po, call lang po ito. Ito'y bagay na hindi po maiobliga ng Senado doon sa pamilya ni Mayor Guo. Hindi namin maobliga dahil personal yan. Kaya yan ang aming, kumbaga, hamon or challenge sa kanila na magpa-DNA test sila para malaman. Dahil ang kanilang kwento ay nawawala yung ina. Pero mabigat naman yung mga impormasyon na ipinakilala na ina niya ito. In fact, kay Senator Risa meron rin ganun na nasagap siya. Kaya magandang magpa-DNA test sila para malaman ng publiko kung talagang sila ay related o hindi. Dahil ang DNA test is 99.9 accurate eh. Oh. At ito ay isang legal document. Pag may, halimbawa, mayroon kang kamag-anak at nagpa-DNA test ka, pwede mong gamitin sa korte ito para to claim na relative mo siya o magkamag-anak kayo. Tsaka magpapalakas ito doon sa posisyon ni Mayor Alice na totoo yung sinasabi niya. Di ba? Tama. Magiging pabor rin ito sa kanya. Walang mawawala eh. Dahil yung kanyang kwento na kasambahay ina niya, lalakas naman yun. Itutuloy po ba ng Senado yung direksyon ng investigasyon na palawakin ito at instead na yung panawagan ng ibang senador, balik tayo doon sa original intention investigation na Pogo? Oh, kasi hugot ni Senator Coco nawawala na raw po sa focus. Intention. Oo. Hindi tayo nawawala dahil dapat makita natin lahat ng personalidad na involved dito. Ito ay isang tawag ko large scale money laundering.
At pag ganitong large-scale money laundering, hindi lang isang tao ang konektado dito. Maraming tao at merong nagbukas ng pinto, yung tawag ko enabler. Mm-hmm. Yung nagbigay ng oportunidad dito sa mga kriminal makapasok sa ating bansa. At sino yung enabler, Senator? Sa akin pag-analisa, si Alice Goh, potentially rin yung kanyang tatay na kasama dito sa mga sangkot at yung tawag ko nga enabler o nagbukas ng pinto. Dahil hindi makakapasok to dito kung walang nagturo sa kanila paano ang pasikot-sikot sa ating bansa. At yung mga permit, napakita sa hearing dalawang beses na si Alice Goh ang nag-apply ng business permit, nag-apply ng building permit, siya rin ang nakakuha ng letter of no objection. Kaya hindi natin maalis na siya ay konektado dito sa Pogo at konektado, baka konektado sa money laundering. Okay, isang tanong na lang, Senator, bakit closed door? Bakit executive session yung susunod? Ongoing pa kasi itong investigation ng iba't ibang ehensya at hindi pa sila tapos sa kanilang investigation, pero meron na silang mga, kumbaga, mga preliminary results. Kaya gusto nilang ipakita muna sa mga senador itong kanilang preliminary results or preliminary investigation. Pero sa pag natapos rin yan, ilalahad rin ng committee yan sa publiko para makita. Ito naman ay para lang mabuo yung larawan o yung picture kung ano yung nangyayari. At habang tuloy-tuloy sila nag-imbestiga, meron na kaming impormasyon na makakatulong sa aming hearing. Okay, kapanapanabik ang mga susunod na mga tagpo dyan, Senator. Good luck, Senator. Baka namin yan, ha? In the meantime, salamat.